Pagbaba namin ay nagsasayawa na sa baba ang tatlo. Panay ang kibot sa mga makabagong tugtugin. Pinakialaman ni Ate Vanjie ang component nila Ate Feli. Kaya napatingin na lang sa akin si Ate Feli. Sa pag-abot ni Ate Feli ng leggings ay siyang tuwa ni Ate Vanjie. Ganun raw siya kalakas sa kanyang kaibigan. Pag-upo ko ay sabay hatak ng tatlo para sumayaw din si Ate Feli. Mabuti at hindi ako niyaya sumayaw dahil parehas kaliwa ang aking paa. Baka matawa lang sila sa akin. Nanood lamang ako sa pagsasayaw nilang apat. Pilit na sumayaw si Ate Feli upang mapagbigyan ang mga nakainom niyang kaibigan. Mas lalong sumeksi sa pagkembot na yon si Ate Feli. Iba pala kapag sa harapan ko siya mismo makitang kumembot ng ganun. Kumpara sa cellphone, napakalambot ng mga bewang. Sadyang napakagaling talaga. Hindi ko maiwasang maglikot sa aking inupuan dahil panay ang likot ng nakatago kong kaibigan. Makatapos nila magsayaw, ay nagpasalamat si Ate Vanjie at niyakap si Ate Feli. Buong akala ko ay magpapabili pa ng beer, pero nagkamali ako. Sa halip ay nagpaalam na ito umuwi kasama ang dalawa pa nilang kaibigan. Sobrang pasalamat ni Ate Vanjie dahil nag-enjoy raw sila sa bahay ni Ate Feli. Bonus pa at naka-arbor pa siya ng leggings. Gagamitin nga raw agad niya yun. Oras na makapagsumba sila. Naisip kong sumabay na sa tatlo sa paglabas. Pero naisip kong munang tulungan si Ate Feli sa pagliligpit ng mga pinggan at baso na aming mga pinaggamitan. Hinatid ni Ate Feli ang tatlo sa gate habang inumpisahan ko ng dalhin sa lababo ang aming mga pinaggamitan. Pagbalik ni Ate Feli sa loob. Uy, iho! Ako na dyan! Magpahinga ka na! Ang wika ni Ate Feli habang binipit-bit din isa-isa ang mga bote sa lamesa. Hindi po, Ate Feli! Tulungan ko po muna kayo. Ayos lang naman ho. Huwag ko kayo mag-alala. At ayan lang sa tabi yung bahay namin, no? Ang sagot ko. Ay, nako. Ikaw talaga, oh. Sige, at kung sinisipag ka pa, hugasan mo na din doon lahat. Ang wika niya, habang panay ang tawa sa akin. Paminsan-minsan, ay nagkakabungguan kami ng braso sa pagsasalubungan namin. Malamang, ay nahihilo na talaga siya. Sa dami ba naman, nang nainom niya. Oh, okay lang kayo, Ate Feli. Huwag na ho kayo kumilos at ako na ho ang bahala. Ang salita ko sa kanya. Kaya, ano ka ba? Ikaw, umuwi ka na. At gabi na. Baka hinahanap ka na sa inyo. Ang sagot niya habang pupungay-pungay na ng mata. Basta, tulungan ko po muna kayo. Ang sagot ko. Unti-unti ko nang inumpisahan hugasan ang mga baso at pinggan sa lababo. Wala nang nagawa si Ate Feli, kundi ang tumawa at umiling dahil pilit ko pa din ginawa iyon. Nilinis kong mabuti dahil sobrang mamantika ang mga pinaglagyan. Tumagal din ako ng ilang minuto sa paghuhugas sa lababo. Nang makatapos ako sa paghuhugas, ay palingon-lingon ako. Hindi ko na napapansin si Ate Feli na kanina lamang ay palakad-lakad sa likod ko. Ate Feli? Ang paulit-ulit kong pagtawag sa kanya. Walang sumasagot sa tawag ko. Lumakad na ako patungo sa sala. Doon ko nakita si Ate Feli na nakatulog na malamang sa sobrang pag-inom nito. Nakalaglag ang isang binti nito sa kanyang pagkakahiga.
nakanganga at napapahilig na sa pagkakatulog. Sinubukan kong iangat ang isang binti niya at ipatong sa sofa. Ni hindi siya nagising sa pagbuwat ko sa kanyang binti. Tinapik-tapik ko siya sa kanyang balikat upang magpaalam, pero talagang bagsak si Ate Feli. Kinabukasan, nagising ako mag-aalas 12 na ng tanghali. Nagising akong parang pinipiga ang ulo ko sa sakit. Nakaramdam ako ng uhaw, kaya't pumaba ako at uminom ng malamig na tubig. Sa pagtingin ko ng phone ko, ay nag-PM pala sa akin si Ate Feli. Tanong niya kung gising na raw ba ako at kung may hangover din daw ba ako tulad niya. Agad kong nireplyan si Ate Feli at pinadala niya ako ng video na kanyang niluluto. Umuusok sa init ang niluluto niyang sinigang na baboy. Bagay na bagay raw humigop ng mainit na sabaw, lalo't may hangover. Biniro ko siya at sinabing, ang sarap naman yan, Ate Feli. Patikim naman ako ng luto mo. Inabangan ko ang reply niya. Nagulat ako sa reply niya at sinabing, halika at pumasok ka na lang dito sa bahay. Bilisan mo hanggat mainit pa tong sabaw ko. Hindi ko alam, parang iba ang aking nabasa. Kaya binasa ko ulit ng mabuti habang tatawa-tawa ako. Parang iba ang meaning eh. Sinagot ko naman siya ng, sige Ate Feli, at maliligo lang ako. At gusto ko matikman niyang sabaw mo. Sabay lagay ng smiling face sa dulo. Agad kong kinuha ang aking tuwalya at mabilis na naligo. Wala pang 5 minuto ay nasa harap na ako ng gate nila Ate Feli. Lilingon-lingon ako sa labasan dahil baka makita ako ng mga tropa ko. Kinawagan ko si Ate Feli para sabihin naroon na ako sa tapat. Patawa siyang sumagot at sinabing, bukas yung gate, pasok ka na. Hindi ko alam bakit para talaga akong na-excite matikman ang luto niya. Gaya ng sinabi niya, ay itinula ko ng dahan-dahan ang gate at tama nga siya dahil hindi ito nakalak. Sa pintuan pa lang ay tanaw ko na siya sa loob ng kanyang bahay na abala sa pag-aayos ng mga pinggan sa lamesa. Halika na iyo. Tuloy ka. Paupo ka na dito na makahigop ka ng mainta sabaw. Ang salita ni Ate Feli habang ako'y nagtatanggal ang tsinelas at lakad papunta sa lamesa. Ang bango naman ng niluto mo, Ate Feli. Sa labas pa lang, amoy na amoy ko na. Ang wika ako sa kanya. Alam ko sigurado. May hangover ka. Kaya bagay ang makahigop ka ng mainit na sabaw. Saka natuwa ako sa'yo, iho. Akalain mong tinapos mong hugasan yung mga pinagamitan kagabi? Ayan. Para naman makabawi sa'yo. Lika na at maupo ka na dyan. Ang salita sa akin ni Ate Feli. Sabay kaming kumain ng mga oras na iyon. Hindi ko alam sa kakahigop ko ng sabaw ay parang nahuhulog na ang loob ko kay Ate Feli. Bukod kasi sa napakasarap ng luto niya ay sobrang asikaso niya sa akin. Kaso sobrang layo ng agwat sa edad namin. Ang sarap ng sabaw. Ang sarap ng lutong ho, Ate Feli. Nanunot ang asin. Magaling ka pala magluto, ha? Sana makaulit ako. Hinding-hindi na ako mahihiya kung ganito ba naman kasarap ang makakain ko.
ang salita ko sa kanya. Bolero kang bata ka. May kanin pa dun. At ubusin mo na to. Ikukuha pa kita. Ang salita niya, sabay lakad niya, papuntang kusina. Sa pagtalikod niya, ay mas masarap ang aking nakita dahil sa paglakad niya na may halong kembot. Ay sus, grabe. Ang nasabi ko na lang sa aking isipan. Sa pagtapos namin kumain, ay marami pa akong nalaman sa kanya. Kinuwento niya sa akin ang mga nangyari sa pamilya niya. Mas gusto raw talaga niya ang mag-isa kaysa may kasama. Tinanong ko kung bakit hindi na siya nag-asawa. Gayong kahit may edad na siya, ay maganda naman siya at hindi pa halata sa kanya ang nasa 50 mahigit. Hindi raw niya feel ang mga naliligaw sa kanya. Ayaw na raw talaga niya ng sakit ng ulo. Doon ko mas lalong nakuha ang loob ni Ate Feli. Sobrang kabaligtaran ng imahe niya kapag nasa labas at hindi mo pa siya kilala, na mukhang masungit at mahirap lapitan. Naputol ang kwentuhan namin nang may tumawag sa phone niya. Teka, iho, si Banji. Oh, Banji, napatawag ka. Uy, asan ka? Naku, magkano na naman binayad mo dyan? Ikaw talaga? Ang wika ni Ate Feli. Naka-video call sila. Pero dahil nakaharap kay Ate Feli ang phone, ay hindi ko alam kung ano yung sinasabi ni Ate Feli kay Ate Banji. Kaya sumenyas ako kay Ate Feli. Naliligpitin ko na ang aming kanainan. Pero sumenyas siya na huwag na. Pero makulit ako, kaya kinuha ko pa din isa-isa ang aming kinainan. Doon ay narinig ni Ate Banji ang aking boses. Sabay sabi na parang kilala ko ang boses na yan, Feli. Kaya iniharap ako ni Ate Feli sa kamera. Sabay tawa ni Ate Banji. Kumaway ako kay Ate Banji. Nakahiga sila sa kama kasama ang isang lalaki na tulog at nakakumot silang kulay puti. Sa pagligpit ko ng mga pinggan sa kusina ay pinakinggan ko ang usapan nilang dalawa. Nagkapampangan silang dalawa marahil ay para hindi ko maintindihan ang kanilang pag-uusap. Doon sila nagkamali dahil naiintindihan ko ang bawat detalye ng kanilang pag-uusap. Habang nagkukuskus ako ng mga pinggan sa lababo, ay dinig na dinig ko sila batay sa kanilang usapan. Bago pala ang jowa ni Ate Vanji, nasa 25 years old lang raw ito at ayun daw ang kanilang unang pagkikita. Sobra daw siyang sumaya dahil nakuha nito ang gusto niya at umabot sila ng ilang ikot. Natanong din ni Ate Vanji kung bakit naroon ako ulit sa bahay ni Ate Feli at bakit raw sabay pa kami gumain ito. Mariing na pinabulaanan ni Ate Feli ang iniisip ni Ate Vanji. Nais lang raw niyang palitan ang ginawa kong kabutihan dahil ginawa daw nila akong runner sa pagbili-bili at pwede raw ba ay huwag siyang pag-isipan ng ganun. Natawa na lang ito. Sabay siya naman ang tinanong ni Ate Feli kung paano niya nakilala ang kasama niya. Agad niyang pinayuan ang kanyang kaibigan. Pero tinawanan lamang siya ni Ate Vanji dahil at least daw masaya siya. Inalok pa siya nito na ipapadala ang nirecord nitong ingay mula sa kanilang pagtatabi. Pero tumanggi si Ate Feli at nagpaalam na sa kanya. Pagkatapos nila mag-usap, ay pinuntahan ako ni Ate Feli sa kusina. Iho, huwag masyado kususin at baka naman mabura ang mga imprenta niyan. Ang kulit mo talaga, ikaw talaga. Tapos,
Isabay mo na, linisin yung CR ha. Ang wika ni Ate Feli. Sige ba, walang problema. Isusunod ko po talaga yan. Ang sagot ko. Hoy, iho, nawili. Malinis yung CR ko, tingnan mo. Ako na lang, mag-isa dito sa bahay. Di ko pa ba malilinis yan? Ang patawan niyang salita habang ipinapakita pa sa akin ang loob ng kanyang CR. Ubod nga ng linis at sobrang bango pa ng loob ng CR niya. Doon ko naisip na malinis talaga sa bahay si Ate Feli. Nasasalamin talaga sa kanyang pagkatao ang nakikita ko sa kanyang bahay. Iniwan niya ako ulit nang marinig niyang tumunog ang phone niya. Nang makatapos ako sa lababo, ay lumakad na ako papunta sa sala nila Ate Feli. Nakaupo siya sa sofa at naka-cross legs ng pagkakaupo habang suot-suot ang earphone. Dahil naka-earphone, ay hindi niya ako napansin na dumaan sa kanyang likuran. Kaya't nakita ko ang kanyang tinitignan. Black lang ang screen. Wala siyang pinanonood pero naka-headset pa. Doon ko naalala ang usapan nila ni Ate Vanjie na ipapadala sa kanya ang record ng ginagawa nila ng kasama nito. Oh, andiyan ka na pala. Uwi ka na? Ang tanong niya. Opo, sige po. At labas na ako. Salamat ulit, Ate Feli. Ang sagot ko. Tumango lang siya at ngumiti sa akin. Muli niyang binalik sa kanyang tenga ang headphone na animoy nabitin sa kanyang pinakikinggan. Pagdating ko sa tapat ng aming bahay, ay hindi ako makapasok sa loob dahil naiwan ko pala ang susi ng aming gate kakamadali. Wala sila kuya, pati sila Aeropat. Kaya kakamot-kamot ako sa aking ulo. Tinawagan ko si kuya, pero gabi pa raw sila makakauwi. Sinubukan ko pa din buksan ang gate namin nang may kumatok sa gate nila Ate Feli. Isang delivery boy na may dalang maliit na kahon. Sa paglabas ni Ate Feli, ay nakita niyang binubuksan ko ang gate namin. Uy, iho, anong ginagawa mo? Bakit? Hindi mo babuksan ang gate niyo? Wala ka bang kasama dyan? Ang tanong niya. Tinatry ko pong buksan. Naiwan ko yung susisokato ko, Ate Feli. Mamayang gabi pa raw, uuwi sila kuya. Eto, doon muna ako siguro tatambay sa tropa ko. Ang sagot ko. Naku, ikaw talaga iho. Nakakalimutin ka na. Bakit lalayo ka pa? Dumito ka muna magpalipas ng oras. Manood ka muna ng TV dito kung gusto mo. Total, aalis naman ako. Kung gusto mo lang naman. Ang pag-aalok sa akin ni Ate Feli. Ay, huwag na po Ate Feli. Alis pala kayo. Nakakahiya naman po. Pinakain nyo na nga ako. Diyan pa ako makikita, bye. Ang aking sagot. Nahiya ka pa? Lika na. Bakang uulan, no? Baka di na din ako umalis. Makulimlim pala. Teka na, huwag ka na mahiya. Ang muli niyang sinabi sa akin. At dahil naramdaman ko na din na umaambun na, ay sinunod ko na si Ate Feli sa alok niya sa akin na doon muna ako magpalipas ang oras sa bahay niya. Tinulungan ko siya sa pagbuhat ng kahon na diniliver sa kanya. Ano ang laman nito, Ate Feli? Bakit medyo mabigat po? Ang naku-curious kong tanong sa kanya. Gardening tools yan, iho. Saka fertilizer.
Nasira na kasi yung mga gamit ko sa pagtatanim eh. Pakilapag na lang dyan. Sagot niya. Pagpasok namin sa loob, ay pinagbuksan pa niya ako ng telebisyon. Maupo ka muna dyan, iho. At ito ang remote control. Kung na bahala mamili ng gusto mo panoorin, maiwan mo na kita dyan ha. At mag-ayos na lang ako ng mga halaman ko. Baka di na ako umalis. Mukhang malakas ang ulan eh. Maiwan mo na kita dyan. At magpapalit lang ako ng damit ha. Ang sabi ni Ate Feli. Ang bait ni Ate Feli talaga. Hindi na ako nakasagot nang sabihin niya yun sa akin. Pagbaba niya ay dumiretso siya sa kanyang mga taniman. Suot niya ay puting lady sando na mukhang komportable niyang suot-suot. Inalok ko siyang tulungan. Pero sa puntong yun ay tinanggihan niya ako. Umupo siya sa isang maliit na bangko habang isa-isang inaayos ang kanyang mga halaman. Ilang minuto ang lumipas, nagsimulang lumakas ang patak ng ulan. Hindi niya alintana ang tubig na bumabagsak sa kanya. Nawala ang aking atensyon sa panonood. Tumayo ako at tumanaw sa bintana. Pinanood na lamang si Ate Feli sa kanyang ginagawa habang nakatingin ako sa kanya. Hindi ko inaasahang mapatingin din siya sa bintana na kung saan ako ay nakatayo. Nakita niya na nakatingin ako sa kanya. Hindi ko inaasahan ang susunod niyang ginawa.